ating kulit panahon po ngayong August 6 ay nahati sa apat na bahagi. Dam, alon, hangin at ulan. Unahin na natin yung dam mula sa Angat from 187.99 to 187.81. Nabuhasan pa po, no? Normal high water level niya ay 210. Gates na nakabukas, 0. Sumunod ay Ipo Dam, 100.16 to 100.56. Ang normal high water level niya ay 101.1. La Mesa, 79.82 to 79.73. High water level niya ay 80.15. Zero gates open. Ang Buklaw, 751 to 0.54 to 751.77. Normal high water level ay 752. Binga, 574 to 573. Normal high water level ay 575. San Roque, 252.7 to 252.88. Normal high water level ay 280. Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, 186.12 to 186.44. Normal high water level ay 216. At bilang panguli, Magat Dam, 184.25 to 184.58. Normal high water level ay 190. Wala pong gates na nakabukas sa ngayon. Dumako naman tayo sa susunod na bahagi. Alon. Pasilihin po, kulay blue naman. Light blue dito sa paggawin ng Puerto Princesa at Mindanao. So, ibig kong sabihin yan, 1.2 hanggang 2 meters lamang itaas ng alon. Wala pong lumagpas ng 2 meters. Maliban na lang sa gawi ng papuntang Guam. Ayan. Dito din sa gawi ng Batanes, 0.8 lamang. So, masasabi natin na safe naman na kumalaot ang ating mga kasamang mangingisda. Wala pong gale warning. Dumako naman tayo sa hangin. Pangatlong bahagi. Napansin nyo, ito yung tinatawag na monsoon river o ilog ng monsoon, ng habagat. Talagang hinihigop niya lahat yung hangin mula dito sa West Philippine Sea, papunta dyan sa tatawid sa Visayas, ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. No? Makikita nyo po yung bahagi na yan. Nandito yung dalawa nating LPA, nasa silangan ng Taiwan, gayon din sa Okasawara sa Japan. No? Mas pansinin nyo, yung kanyang bilis ng hangin ay umaabot na ng 54 hanggang 70. Dito sa gawin natin, 55. Pag po yan naging 62, tatawagin na po natin yan na isang bagyo. No? Ang layo po niya ay 743 kilometers mula sa Tuguegarao. Si northeast o silangan bahagi. Ano? So yan po yung nagdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Tingnan natin, nakikita niyo yung oras sa baba, Tuesday, 2 PM, ginagawa ko itong pag-uulan. May pag-uulan po dito sa gawin ng Isabela at dyan sa Central Luzon, sa pagitan ng Tarlac at Nueva Ecija. Ayan, gayon din sa Rojas City, sa Cagayan de Oro at Davao. Pagdating na alas 5, may pag-uulan din sa gawin ng Davao. No? Pero karaniwan ay light blue to blue lamang, ibig sabihin konting pag-ulan lamang po yan at manakanakang kulog at kidlat. Pag po kulay gray, wala pong ulan yan. No? So, madaling araw, wala pong ulan. Kung napapansin nyo ng Miyerkules bukas. Okay. Sa pangkalahatan po, dito sa gawin ng kanluran ng Luzon, Ilocos, Baguio, Quezon City. Ayan, nagsimula na pagdating ng alas 12. May mga pag-ulan na po sa banda ng Isabela, Central Luzon, gawin ng Cotabato sa baba. Ako. Pag po kulay green, malakas po na ulan yan, pero mas malakas po yung kulay pula. Napansin natin sa pangkalahatan, bagaman may LPA, wala naman po masyadong kulay pula, no? Panay blue lamang. Ayan. So, Tuesday, nag-zoom in tayo. Ayan po yung mga lugar na may pag-ulan. Mamayang alas 7 ng gabi. Sa Visayas at sa Mindanao. Halos lahat po, ano? Pagdating ng madaling araw, wala naman po gaano. Maliban sa Santiago, Baler. Ayan. Sa Visayas, wala gaano ng madaling araw, no? Ating gabi. Okay. Karaniwan kasi malakas ang ulan pag hating gabi. Eh, no? Tinan nga natin. Eto, lumakas lang ulit pagdating ng makapananghali ng Miyerkules. Ano? Kulay blue na po halos lahat. Pansinin nyo yung galing sa habagat. Talagang hinila lahat. No?
pinaulan lahat, Luzon, Visayas, at karamihan sa Mindanao. So alas 3 po yan ng Miyerkules, may pag-ulan dito sa pagitan ng Ilocos at Cagayan Valley, Santiago, hindi sa Central Luzon, Cabanatuan, bahagi ng Tarlac, pati sa Botola, Zambales, hindi sa Calapan, Oriental Mindoro, sa Roja City, sa Negros, sa Bohol, Cagayan de Oro, gayon din sa General Santos sa Mindanao. The rest po, manakana ang pagkulog at pagkitad at Ambon po. So yan po, yan natatapos ang aking naisip pag-uulat ngayon, August 6, 2024. Please like and subscribe to my channel and also follow me sa aking mga social media. Salamat po.